wala pa ba kayong pinag-uusapan? Eh kami lang naman yung sumugod sa bahay mo kanina eh. Kasi napakaingay ng speaker mo. Kasing ingay ng mga bungangan yung dalawa. O ano ngayon sa'yo? Alam mo, yung pinaggagagawa mo, may kalalagyan din yan. Walang kwenta. Ang dami sinasabi. Kala mo naman may pakialam ako sinasabi siya. Wala akong pake. Ma! Baka pwede mo nang sabihin yung kapitbahay na paghihinaan yung sound nila. Ako anak, ilang beses ko nang kinausap si Alan mo na ayaw makinig eh. Hindi ako makatulog eh. Hoy! Dayan! Saan ka ba pupunta? Aling Weng? Aling Weng, tao po? Oh. May kailangan ka? Ay, magandang araw po, Aling Weng. Di po kasi ako makatulog eh. May trabaho kasi ako mamaya. Oh, problema ko ba yun? Eh, kasi po yung speaker niyo po, napakalakas po ng sound eh. Pwede po bang pahinaan ng kahit konti lang? Aba, pinagsasabihan mo pa ako? Eh, nag-i-enjoy ako dito. Sana naman po, konting konsiderasyon lang eh. Hindi naman lang po kasi kayo yung nakatira dito. Hoy! Huwag mo akong pagsasabihan. Aba, Ineng, Ineng, nakakalimutan mo? Andito ka sa squatters area. Kung gusto mo, nang doon ka sa subdivision tumira. Gets? Ate Weng naman, kahit konting konsiderasyon lang po sana nang makatulog lang eh. Aba, Ineng, huwag mo akong dinidiktahan. Bahay ko to at speaker ko yon. Huwag mo kong pakikialaman. Alis! Alis! Ayaw mo umalis? Sige, manigas ka dyan. Naku mare, stress na stress talaga ako. May sumugod sa bahay namin kanina. Ha? Huh? Bakit naman? Ito kati mga kapitbahay natin. Ang feeling. Feeling nakatira sa subdivision. Gusto tahimik. Hinaangkuro yung sound ng speaker ko kasi hindi makatulog yung anak niya. Kaloka! Ang aga-aga! Naku, matulog siya kamos sa gabi. Ay, asan pala yung anak niya kumari tuwing gabi? Andun sa mga lalaki. Kumakandong. Alam mo na, pick up girl, bayaran. Kaya tuwing gabi, todo grind. Parang si Magdalena Mare, tulog sa umaga, gising sa gabi. Mismo. Hoy, hoy, hoy! Bakit niyo pinag-uusapan yung anak ko ha? Hindi ganun ang anak ko. Hindi siya bayaran at lalong-lalong hindi siya pick-up girl. Alam niyo ba kung bakit siya may trabaho tuwing gabi? Kasi call center agent ang anak ko at marangal na trabaho yon. Aba, may natatamaan? Affected much? Bakit? May iba pa ba kayong pinag-uusapan? Eh kami lang naman yung sumugod sa bahay mo kanina eh. Kasi napakaingay ng speaker mo. Kasing ingay ng mga bungangan yung dalawa. O ano ngayon sa'yo? Alam mo, yung pinaggagagawa mo, may kalalagyan din yan. Sige ka, baka yung speaker mo din ang magpahamak sa'yo. Diyan na nga kayo. Walang kwenta. Ang dami sinasabi. Kala mo naman may pake. Alam mo kung sinasabi siya. Wala akong pake. Kaya anak ha, huwag kang tumulad sa kanila. Hindi talaga. Tama. Oh! Ma! Bakit ganyan yung mukha mo? Ay, miss, gusto mga kapitbahay na. Trabaho
bahagi. Wala na ngang ibang ginawa eh, kundi maging perwitso sa mga kapitbahay. Ma, hayaan mo na sila. Huwag kang makapaka-stress doon. Matatauhan din yung ngayon. Naku, anak. Kaya ka ginaganyan eh, kasi sobrang bait mo talaga. Halika nga dito. Oh, siya, sige na. Magluluto na ako nang may maibaong kamamaya sa trabaho. Damihan mo ah. Sasarapan ni Mama para thank you. Marami yung makain. Sige na. Selling Wing. Hindi rin naman makikinig yun eh. Ma, last na talaga to. Kahit bayarin ko pa siya ng kahit magkano, basta makatulog lang ako. Aling Weng? Tao po! Aling Weng naman, pakihinaan naman po please yung speaker oh, kahit magbabayad na lang po kami ni Mama. Naku, asan kaya yun anak? Diba lagi namang sumasagot agad yun? Oo nga po eh, pero bukas yung pinto eh, sandali. Aling Weng? Aling Weng? Aling Weng! Naku, nabilao ka natin! Natulungan mo! Ito tubig. Inumin mo pag gumana yung pakiramdam mo, ha? Maraming salamat sa inyong mag-ina. Hindi ko alam kung paano ako haharap sa inyo. Pero maraming salamat talaga sa ginawa niyo mag-ina sa akin. Akala ko talaga mamamatay na ako. Ayos lang yan, Ate Weng. Masaya po kami ni Mama na tulungan namin kayo. Buti na lang. Aho eh, naabutan kayo ng anak ko. Kung hindi, siguro wala na ho kayo ngayon. Oo nga eh. Alam niyo, sisingsisi ko kanina. Ginawa ko talaga mag-ingay. Ginawa ko lahat, pero dahil sa lakas ng sound na yun, wala talaga may nakarinig sa akin. Ngayon, natauhang ka. Alam mo, dahil dyan, muntikan ka na rin mamatay. Ma! Ay, yung nangyari ngayon, kasi for sure, kung hindi nangyari ito ngayon, hindi ka magbibigay ng konsiderasyon sa mga kapitbahay mo. Blessing in disguise na rin siguro yun sa akin. Hindi ko alam na, dahil sa mga ginagawa ko, yung papalay kakahamak ng buhay ko, pasensya na talaga sa inyo mag-ina. Okay lang po yun. Napatawad na po kayo namin ni Mama. Wala naman po kasing masama kapag magpatugtog kayo, magsiyahan, kasi may kilang yung buhay natin dito sa mundo eh. Pero Aling Weng, wag naman sana na yung kasiyahan nyo ay maging rason upang mas mapaikli yung buhay nyo. Oo nga. Pangako, simula ngayon, hinding-hindi ko na yung gagawin ulit. Maraming salamat talaga sa inyong mag-ina.